Muli, samahan niyo kami sa ilang minutong pagbabalita ng mga accomplishments at activities ng iyong Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrol Woman Risa Blaze Pangusban para sa Cordillera Police Reports. At para sa mga balita sa linggong ito, 4.6 milyong halaga ng marijuana nasabat sa Mountain Province. 6 na transporter nahuli. Number 5 most wanted ng Benguet sa kasong rape, natimbog. Isa sa pinakamalayong lugar ng Ifugao, hinandugan ng 2 water tap ng kapulisan ng Ifugao. Police Brigadier General Ronald Oliver Lee nagtungo sa Atok Benguet upang pasinayaan ang bagong building ng Atok MPS. Top 3 ng PNP Class 2021 na tinaguriang dream catcher ng Apayao, kilalani. At para sa mission accomplished, 4.6 milyong halaga ng marijuana nasabat sa Mountain Province. Patrol Woman ng Tiwan magbabalita. Sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations ay nasabat ng pwersa ng Mountain Province Police Provincial Office at PDEA ang 6 na individual noong April 23 at 26, 2021 sa Sitio Ampawilan Poblasyon sa Danga Mountain Province. Batay sa ulat ng Sadanga Municipal Police Station, noong April 23 sa isang checkpoint operation ay nahuli sina Luigi Ergueza Param at Bernard Hope Payawan Bravo II sa tangkang pagpupuslit ng mga marijuana mula sa Kalinga. Nakuha mula sa sinasakyan nilang black Toyota sedan ang 30 bricks ng marijuana at isang nakatubular form na may pinagsama-samang timbang na umigit kumulang 30 kilos. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 3.6 milyong piso. Samantala, 4 pang suspect na kinilalang sina Lawrence Bautista Ignacio, John Cesar Padilla, Danmark Roa de los Reyes at Vince Marie Robles Cruz na pawang residente ng Marikina City ang nadakip noong April 26 sinagawang checkpoint sa parehas na lugar. Nakitaan naman ang sinasakyan nilang black Toyota Avanza ng 8 bricks ng marijuana, isang tubular-shaped na marijuana at 2 bowl-shaped marijuana leaves na may fruiting tops na nagkakalaga ng halos 1 milyong piso. Ang mga nakumbiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng Sadanga Municipal Police Station, habang ang mga nasabing mga suspects ay nakaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 or RA 9165. Patrol Woman Obrejoy Lang Tiwan nag-uulat mula sa Sadanga Municipal Police Station para sa Cordillera Police Report. Maraming salamat Patrol Woman Lang Tiwan. At para sa isa pang mission accomplished, 7.8 milyong halaga ng marijuana na kumpiska ng mga otoridad sa Kalinga. Patrol Woman Yagaw, magbabalita. Dahil sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ay nahuli ang isang hinihinalang marijuana courier sa isang checkpoint operation sa Barangay Badu Dangwa, Tabuk City, Kalinga noong April 25 taong kasalukuyan. Kinilala ng Kalinga Police ang suspek na si Michael Macadasudo, 35 anyos, magsasaka at residente ng Tinglayan, Kalinga. Ayon sa kanilang report ay nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis hinggil sa pagbiyahe ng nasabing suspek gamit ang isang motorsiklo. Ayon pa sa impormasyon ay may dala itong mga kontrabando mula sa Barangay Lukong. Kaya naman agad na nagsagawa ng checkpoint operation ang ating mga kapulisan, ngunit nang makita ito ng nasabing suspek ay nagtangka itong umiwas at lumihis ng landas. Agad naman itong hinabol ng mga kapulisan at nang maabutan ay nakuha mula sa kanya ang isang kahon na naglalaman ng 65 kilos ng marijuana bricks na nagkakahalaga ng 7,800,000 pesos. Nahaharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Ako po si Patrol Woman Irene Yagaw mula sa Kalinga PPO para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrol Woman Yagaw. Ngayon naman, tunghayan natin ang mga reports patungkol sa mga nahuling wanted person ng iba't ibang unit ng Police Regional Office Cordillera para sa Wanted. Number 5 most wanted ng Benguet, nahuli, Police Corporal Clubber, mag-uulat.
Ang mga operatiba ng Benguet PPO at iba't ibang ahensya ng pulisya ay matagumpay na dinakip sa magkahiwalay na operasyon ang most wanted person sa provincial level at municipal level ng Benguet. Ang mga operatiba ng Bugyas Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Rennie Lizardo ay dinakip ang number 5 most wanted person sa provincial level na si Amon Sagayo Becad alias Quilada, 26 anyos, isang magsasaka at residente ng Puko, Bakulungan Norte, Bugyas, Benguet. Ang suspect ay nadakip noong April 22 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape. Samantala, ang mga operatiba ng Itogon Municipal Police Station ay dinakip ang number 1 most wanted person sa municipal level. Ang suspect ay kinilalang si Evan Dyke Bigia Miguel, 21 anyos at residente ng Midas Ukab, Itogon, Benguet. Ang suspect ay nadakip noong April 26 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong RA 7610 o Violence Against Women and Their Children. Ako, si Police Corporal Ana Rose Claver para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Claver. Para naman sa mga highlights ng activities ng ating Regional Director, ito ang RD On The Go. Police Brigadier General Ronald Oliver Lee pinasinayaan ang bagong ATOC MTS at nagsagawa ng command conference. Patrol Woman Lawagan, mag-uulat. Pinasinayaan ni Police Brigadier General Ronald Oliver Lee ang bagong ATOC MPS building kasama ang ilang local government officials ng Benguet noong April 28, 2021. Kasabay nito ay ginawaran niya ng medalya ng kagalingan ang 10 PNP personnel bilang pagkilala sa kanilang mga operational accomplishments. Nag-abot din siya ng grocery packs bilang tulong sa 3 nag-surrender na milisya ng bayan members. Ito karagdagan sa tulong pinansyal at tulong pangkabuhayan na inihandog ng pamahalaan upang sila ay makapagsimula ng panibagong buhay. Gayun din si Police Brigadier General Lee ay nagsagawa ng command conference kasama ang pamunuan ng Benguet PPO at mga COP ng mga municipal police stations upang alamin ang peace and order situation ng probinsya ng Benguet. Ipinabatid niya ang importansya ng Enhanced Revitalized PNP Internal Cleansing Program at kanyang hinikayat ang mga personnel na ipagpapatuloy ang mga magagandang gawain na isinasagawa upang mapanatili ang katahimikan sa kanilang area of responsibility. Dinaluhan din ng Regional Director ang Turnover of Command Ceremony ng La Trinidad Municipal Police Station. Ako po si Patrol Woman Mary Faith Lawagan para sa Cordillera Police Report. Ngayon naman, samahan niyo kaming ma-amaze sa mga balitang nakaka-good vibes sa At Your Service! Kapulisan ng Ifugao nag-donate ng 2 water tank. Para saan ito? Ating alamin sa At Your Service balita ni Patrol Woman Daria. Sa Ifugao, ang mga kapulisan ng Ifugao 1st Provincial Mobile Force Company at Asipulo Municipal Police Station ay nagtulong-tulong upang makapagbahagi ng 2 water tank sa sityo ng Katengay, Barangay Namal, Asipulo. Ayon sa mga kapulisan, ang sityo ng Katengay ay isa sa mga lugar na kadalasang nakakaranas ng water shortage lalo na kung tag-init. Kaya naman, agarang gumawa ng paraan ang ating mga kapulisan upang matugunan ang pangangailangan na ito. Gamit ang kanilang LCAC fund, ay nag-donate sila ng 2 water tanks na may 56 drums water capacity at nagkakahalaga ng 114,000 pesos. Bukod dito, ang mga kapulisan na rin mismo ang personal na nag-deliver at nagtulong-tulong na mai-install ang mga tangke sa nasabing lugar. Ang mga tangkeng ito ay magsisilbing water reservoir para sa mga residente upang maiwasan ang water shortage lalo na ngayong nalalapit na summer season. Ako po si Patrol Woman Nazarena Daria para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Patrol Woman Daria. At sa isa pang At Your Service balita, isang eco bag vendor na single dad hinandugan ng tulong ng Baguio City Police Station 1
Ano kaya ito? Ating alamin, Patrol Manakatan, magpabalita. Bilang bahagi ng barangayanihan ng kapulisan ng Baguio City Police Office, ang mga pulis na nakadistino sa Naguilian Road Police Station ay nagtulungan upang maisaayos ang bahay ng isang pamilya sa Baguio City. Ayon sa Naguilian Road Police Station, si Mr. Hassan na isang solo parent ay nakatira kasama ang kanyang limang anak sa isang makeshift shanty sa San Luis Village. Ayon pa sa kanila ay mag-isang itinataguyod ni Mr. Hassan ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng Eco Bag sa City Market. Dahil dito, ang mga kapulisan, mga barangay officials at isang donor ay nagtulong-tulong kaya ang dating trapal na siyang nagsisilbing bubong ng bahay ng pamilya ni Mr. Hassan ay naisaayos at napalitan ng galvanized iron sheets na mas matibay at mas ligtas na masisilungan. Bukod pa dito ay nagbahagi rin ang mga kapulisan ng assorted groceries upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pamilya ni Mr. Hassan ay isa lamang sa mga benepisyaryo ng mga patuloy na barangayanihan projects ng kapulisan na naglalayong magbahagi ng tulong at suporta sa mga pamilyang lubos na nangangailangan at apektuhan ngayong panahon ng pandemya. Ako po si Patrolman Angel Akatan ng Baguio City Police Office na Naguilian Road Police Station para sa Cordillera Police Reports. At para sa ating Torogi Cups for the Week, ating kilalanin ang The Dreamcatcher ng Apayaw at nagtapos bilang top 3 ng PNPA Hinirang Class 2021 sa eksklusibong interview ni Police Corporal Ten Doen. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming nangangarap na makapasok sa Philippine National Police Academy, ngunit iilan lamang ang napapabilang. Noong 2017, mula sa 358, 254 strong men and women ang napabilang sa hinirang class of 2021 na nakapagtapos matapos ang 4 na taon na training. At mula sa 254, 10 top cadets ang nakatanggap ng Plaque of Merit. Isa na dito ang top 3 na binansagang The Dream Catcher of Apayaw. Kasama po natin ngayon ang top 3 ng PNPA hinirang class of 2021. Good morning po. I am Joel James Jose de Guzman from Flora, Apayaw. Sir, congratulations po ulit sa graduation nyo after 4 years po ng training ninyo, sir. Salamat, ma'am. Sir, pakikwento naman, bakit kayo nag-decision na mag-PNPA po, sir? Bali po, talagang pinaghandaan ko po yung pag-PNPA po. Kaya po ko to make ng criminology po, parang preparation na rin po siya pangarap ko na pagpupulis po. Ano po yung expectation ninyo pag makapasok po kayo, sir, sa PNPA, sir? Ang expectation ko po sa PNPA, hubugin po kami ng PNPA, gawing disiplinado po para makatulong po sa ating bayan po. Nagkaroon po ba kayo ng breaking point na to the extent na gusto nyo na pong mag-quit habang sa training po? Wala po, kay, dahil po sa support ng aking magulang, dahil po sa determination ko po na makatapos po ng akademya upang makatulong sa ating taong bayan, hindi po sumagi yun sa isip ko, ma'am. Talaga naman si sir. Pwede po bang magbigay kayo ng karanasan ninyo na hindi nyo malilimutan, sir, sa loob ng training, sir? Ayun, hindi ko po makakalimutan is yung mga ano po, ma'am, yung mga pagka mayroon kaming problema, yung pagtutulungan namin ng mga classmate ko po, ma'am, na ano, ma'am, kahit may problema kami, nagtutulungan kami para malampasan namin lahat, ma'am, ng sama-sama, ma'am. Okay po. So ngayon po, graduate na po kayo, sir. Ano po ang inyong nilook forward ngayon? Alam ko, ma'am, na ang hinirang class 2021, ma'am, ay hinubog ng akademya upang magsilbi sa bayan, ma'am. Alam ko, ma'am, na balang araw, ma'am, is magiging ehemplo kami sa kabataan, ma'am, sa ano, sa pagpapalaganap ng pisan sa bansa, ma'am. Makakatulong kami sa organisasyon, ma'am, sa pagpapalago ng organisasyon, ma'am, at pag protekta sa karapatang pantao ng ating mamamayan, ma'am. Tanong ko lang, sir, bakit po kayo tinawag na the dream capture of dream catcher of Apayaw, sir? Kasi, ma'am, may motto ako, ma'am, yung do not just dream for it, do the best for it, ma'am. Huwag ka lang mangarap, ma'am, kundi, ma'am, gawin mo ang ano, ma'am, gawin mo ang lahat-lahat, ma'am, para maabot yung pangarap mo, ma'am. Na kahit nahirapan ka na, ma'am, kahit talagang lugmok-lugmok ka, ma'am, is pinilit mo pa rin yung pangarap mo, ma'am. Okay po, sir. Any words po sa ating mga aspiring
PNPA cadet, sir. Sa mga nag-aspire kasi, dapat mag-aaral sila ng mabuti, ma'am. Dapat huwag sila umasa palagi sa pamilya ng bagkus, ma'am. Gawin nilang inspirasyon yung pamilya nila, ma'am, upang makamit ang mga pangarap nila sa buhay, ma'am. Thank you very much po, sir. Ano man ang dumating na pagsubok sa buhay, basta't pag-ibayuhin, ito'y makakamit. Do not just dream for it, do the best for it. At dito na po nagtatapos ang makabuluhang pagbabalita ng mga activities at accomplishments ng inyong Police Regional Office, Cordillera, home of the most disciplined cops, na pinamumunuan ng ating butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Ako po si Patrol Woman Risa Blaze Pangusban at kami po ang inyong Regional Public Information Office. Hanggang sa susunod na edisyon ng Cordillera Police Reports.